Bali nga yung trip, papuntang Singapore. Apat kami, tapos si baby. Oo, nakakamiss to, Diyos ko. Oo, ang daming tao ah. Yes. Akala namin may ma-upload kaming kasama. Oh, nakakamiss. Pero so far, para sa first trip, okay na okay yung reaction ni X. Morning. It is now almost 4 AM and paalis na kami ng bahay. So, kagabi, niload na namin yung car seat, saka yung mga maleta para fresh sa umaga, hindi haggard na maaga maglalagay. First time ni ex sa kanyang Duna na car seat slash stroller, pero ayan, nilalagay na ni na ate. Uy, first time na ganitong kadami yung nakapilit dyan sa harapan. Totoo ba to? Parang ang daming umaalis mga sis. Bali nga yung trip, papuntang Singapore. Apat kami, tapos si baby. Ako, si Jeloy, si Ate Anna, tsaka si Hazel. Oo, nakakamiss to, Diyos ko. Oo, ang daming tao ah. Mas. Hindi naman ganun kadami. Matagal yung proseso. Baka, baka oo. Pero ayun, may pila din. Baby na lang kulang, nandiyan na lahat. Nagising! Sila ate. Yan na kami ni baby! Yan yung mga tao. Oh yeah! Let's go! Kinabahan yan! Kasi siya, naiwan siya dun sa may bago yung huling check na security. Kasi first time ni Hazel, si Hazel pala ay nag-work sa amin. So, first time niya at naka ni Ate Anna. So, mas maraming question. Wala rin tatak yung passport. Ay, masasabi ko lang ay agahan ninyo dahil... Natasa mo yan. Akala namin may ma-upload kaming kasama. Kasi huwag kayong kakabahan. Pero medyo minsan nga pagka ano, ang simple ng tanong pero parang kapag tinatanong sa akin yun. Kinabahan ako eh. Sabi ko, ano ba yan? Ako po nung unang tanong. Basta. Ang mga itsura niya dalawa. Sabi niyo kasi simple lang ang tanong. Bak! Ay simple lang lang pero. Simple lang yun. Yung kulang sa tulog tas nabuhayan. So, agahan nyo mga sis, kasi kami, parang mga 3 hours early kami, pero dun nga kami, medyo may bump ng kaunti. Kala ko talaga, hindi ko na makakapasok yun. Ano sabi? Sabi daw pa, minibla ko ng ticket kahit hindi ko paano-ano. Dahil minibla ng ticket. Apo ko, bait naman yun. Tulog lang yun. Naku, pag-take off nito, gising soup. Sana mapadede namin. Tulog pa din. Galing, baby! Hi! Jelly, nandun sa may pintana. Terminal 3, di na ba? Tapusin lang namin yung immigration and then mag-transport na kami to our Airbnb. Ayan na. Immigration. Let's go. Taxi! Ano si na ate na? Baggage. Isa na lang kulang namin. Ito mas maganda. Medyo nasa harap. Sinuturo namin si Hazel paano mag-vlog. Para makita naman ako sa vlog. Nag-withdraw kami kanina. Dito, yan ang una namin ginagawa. Nag-withdraw ng konting cash lang kasi lahat naman pwedeng card na lang. Alam nyo yun, mas konti yung tanong dito. Siguro nga kasi Hazel, first time mo nagamit yung sa passport. Ang bilis eh. Parang sobrang, may tinanong ba sa'yo? Wala. Wala ko. Ganun talaga pag first time lang. Para lang may assurance sila na babalik kayo. Si X naman, okay naman siya sa plane. Maliban dun sa parte na nung inantok na siya, medyo umungot ng konti pero very good sa kanyang first ever flight. He did good. Sa take-off, sakto, nagutom. Sa take-off, sa landing naman, sakto, nagutom ulit. Hindi, pero nagpalit kami ng diet na nakatayo. Kaya. Very good, anak! Pero, nakaganito kami dahil usually sa airport, malamig. Baka mamaya magpalit ako. Or tingnan natin, kasi sa loob na ma-establishment, malalamig.
tayo sa LCMG. Nag-book ako ng Grab. Pagdating nyo rito, automatic na mag-update yung Grab ninyo. Sobrang dami nilang options as in. Ang binook namin is Grab Family. Merong car seat yun, pero meron naman kaming dalang sariling car seat. And waiting na lang tayo. Kami kasha sa van at nag-aalboroto si X and siya. Nag-vocalize na naman siya. So, pumili kami ng ibang size ng van. Ito is parang Nuwa Hybrid yung kanina, tapos Grab Family XL. Kasi hindi kami kasha, so nag-Grab Coach na kami, mga sis. Coach, all the way. Coach, yeah. Nakakas ka siya. Sina ate, sina Hazel, si Deloy. Hi! Nag-asa kami sa elevator. Tapos tingin niyo sa elevator. Ang sarap ng ulo. Ganda, chamba. Ang masasabi ko lang ay sobrang mainit, pero para sa mga mahilig sa refreshing na scene or refreshing na scenery, magugustuhan niyo 'to Airbnb na 'to. Ex, chill na chill na. Pero tingnan nyo to, oh, meron siyang magandang balcony. Hindi naman magandang maganda, pero tipong malaking balcony na merong mga nagtitweet-tweet sa labas. Tapos, ayan, kompleto yung kitchen. May ref, may ano, washing machine. Ang ganda nung counter. Microwave para kay baby. Tapos, yun yung mga maleta namin. Ito yung room. Pasok tayo dito, binubuksan ni Hazel yung mga ilaw-ilaw. Ito yung hallway. Merong CR dito na isa. Tapos, dito ay may isang bedroom na pwedeng itaas yung ano. May mga, balcony ng ibang units. Nakita ko. Ayan, tapos meron siya ang cabinet. Tapos dito is yung masters. Ayan siya, mga sis. Merong bathtub. Airbnb to, mga sis, ha. Hindi to hotel. Samba to. Kasi kung mag-hotel kami, magkakaroon kami ng dalawang room. Kasi hindi kami pwede sa isang room lang. Ayan, binuksan yung ilaw. Tapos, ang hirap noon kasi paggabi, si Ate Ana nasa amin din. Tapos si Hazel, mag-isa lang dun sa room niya. Maganda sana yung isa lang lahat sa isang area. Kaya ganito yung naisip namin. Tapos ito, malapit to sa Dobigot Station and along may orchard lang din, mga sis. Ayan na yung kay baby. Ano to, ah? Parang pinatungan lang nila ng painting. Tapos yung mga chinarge ko, mga disinfectant, battery. Ang daming chinacharge, mga sisi. Baby monitor, nilagay ko na din. Nakabihis na din po ako. Nakinukuha ko ang camera kay mami. Pero, naihian ko po siya. Makapalit lang niya. Tapos, hindi nabasa yung ganito niya. Pero yung ano, pants ko, nabasa siya. Hindi ko alam kung paano. Pero ayan, settled na si baby yung akin. Nalabas ko na din sa maleta. Si Jelly na lang. Pero alam niyo naman ng mga lalaki. Saka lang nila kukunin yung pagkakailangan na nila. Si Ate Ana nagwa-wash ng mga ginamit na bote ni baby. About kanina sa plane, okay naman si X. Medyo umungot lang siya o nag-ingay ng konting-konte nung patulog na. Kasi siguro, bago environment, tapos gusto yung matulog pero hindi siya makatulog. Pero nung natulog naman, okay na. Sa take-off and landing, sobrang thank-y Lord talaga kasi pa-take-off, dumede siya. Pa-landing, dumede rin siya. Hindi namin siya finors na dumede. Talaga lang nasakto na gutom siya ng mga oras na yon. Ang dala namin sa bag, simula 4 a.m. kami umalis sa bahay, ang dala namin sa bag ay tatlong bote. Nagamit niya lahat yung tatlo na yon hanggang dito. Tapos sa plane, binigyan siya ng tatlong glass jar na maliliit ng gerber. Hindi ko alam kung paano basahin yun na baby food, carrots, banana, tapos yung isa is applesauce. Dahil hindi niya nakain, pinatikim lang namin yung carrot. First time niya mag-try ng ganun. Pinauwi na lang sa amin yung ibang food since nakasilpa siya. Ayan! Yun
naman, okay naman siya. Tapos sakto, di ba nga nakadalawang attempt kami sa Grab. Isang Grab family, tapos yung isa is Grab coach. Kung wala kami dalawang mga maleta, Grab family is okay na okay. Halimbawa, maglilibot kami. Pero dahil may lima kaming luggages, na Grab coach kami. 4-9 persons yun, pero yung iba para sa maleta is space! Doon siya nagpoops. At sakto, pagdating namin dito, yun ang unang ginawa. Binihisan, nilinisan na diaper and gutom na kami. Dahil ang pagkain pala namin is yung sa plane. Jelly na hindi siya kumain dahil tulog siya eh. Maaga kasi umalis. Maghanap kami ng food, nagsisettle lang, tapusin na lahat and yan. Lalarga kami. Sobrang init mga sis. As in, super ginit. Kaya ito lang ang suot-suot ko. Parang nasa bahay lang yun. Oversized na shirt and shorts. Yan lang. Si Jelloy, pag ganyan-ganyan lang yan. Pero nag-work yan. Ako naman, naghanap ako ng Airbnb kasi balak namin. Hawker Chan, magagrab ako. Bilang si Jelloy ay busy pa. Ang press ko kasi may nakikita kang green dyan. Tapos paghapon, pwede rin naka-open. Pero medyo mainit, so baka hindi na muna namin buksan. Pero mag-Hawker Chan kami. Yung Hawker Chan na dito sa Singapore. Kasi nung muntis ako, umipil ako lagi sa Hawker Chan. Hindi ko pala nasama sa vlog yun na bet the bet ko. Tapos mamayang hapon, saka kami mamamasyal. Ano lang, lakad-lakad lang sa neighborhood. Wala kaming nakaplano sa buong trip mga sis. As in, spontaneous. Let's see kung ano yung weather. Kasi pag may baby ka, mas maganda talaga may plano. Pero on top of our minds, may alam kami pupuntahan. Ayaw lang namin na sobrang iset doon para hindi kami ma-disappoint na hindi namin napupuntahan. Ayaw na namin jelly na gano'n. Kung tulog si ex o parang not in the mood, we're not going to push through. Kaya din 9 days tong trip para kay ex. Para relax, hindi yung parang kailangan namin i-check off lahat sa list. At nangyari, pinauna namin silang dalawa sa immigration ni Ate Ana. Medyo marami din tanong kay Ate Ana. Naiwan silang dalawa pa doon. Nauna na kami kahit kami yung mas huli. Tinanong kaano-ano, sabi namin pinsan, yung maglolo, ganyan. Tapos, ano pa Ate Ana tinanong? Tinanong ako kung may video ako nakasama si Ate Ana. So, kailangan mag-reference sa vlog. Pero in fairness, mabait yung mga immigration officer. Parang, syempre, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Tapos, 20 minutes na nga, maiiwan na kami ng aeroplano. Kinatawag ako, tapos ako yung pinasign na parang sa katunayan na babalik si Rizal, tapos ginagarantee ko na babalik siya. So, pag hindi bumalik to, pulong ako. Uy, pero nung nandito kami sa Singapore, sabi ni Hazel, ang taray ni Hazel, sabi, wala naman tinanong. Basic lang. Mayabang na agad. Walang nangyari. Tapos nakakatawa pa si Hazel, di pinauna namin dito sa immigration dito sa Singapore. Si Ta, after ma-interview, di in-interview, dapat papunta ka sa labas, di ba? Bumalik sa amin. Bumalik pa ganun. Sabi ng officer, bumalik, bumalik sa amin, gumanan ako. Tamsa! Tami na ikot eh! Tawa pero pagdating niya na aeroplano, siya lang si Bakula, nag-earphones pa, nanonood ng movie! Hi, Alexei! Ang galing, muntik na namin makalimutan yung tubig. So, ang ginawa ko, bukod sa nagpagrab ako ng food para mamayang hapon na kami lalabas, makarelax muna dahil ang aga nga ng biyahe, nagpagrab na din ako ng distilled water. Walang Wilkins, pero ibang brand yung meron. Okay lang kasi nakalagay naman is 100% distilled water para sa formula ni X. The rest ni mga gusto kong bilihin na mga chichirya, mga soft drinks, yung pandito sa Airbnb. Mamaya na yun siguro paglabas namin, pag mamamasyal na kami. Ito rin yung gusto ko pag Airbnb, meron silang mga ano, mga gamit. Magluluto kami ng rice sa umaga, spam. Merong mga kawali, yung pang, ano ba yun, pang baliktad ng mga niluluto. Basta, iba-iba, ang dami. Ayan pa nga, may pang shabu-shabu pa. Pero siguro ang ayaw ko lang, ang dami yung mga gamit nila. Ang ayaw ko lang siguro yung ano, spoon and fork, tapos yung plate. Magpe-paper plate na lang kami para ang gagamitin lang namin is yung rice cooker, pan, yung mga utensils na pang luto. The rest, bili kami ng sarili naming utensils tsaka kagaya ng pagkain. So far, ang nalista ko na natubay, soft drinks, number one sa list. Noodles, chips, rice, spam, hotdog, egg, dishwashing liquid, hand soap, cooking oil, sponge, plastic cups, fork, spoon, paper plate. Tingnan natin kung may iba pang mabibili. Okay din yung idea na pinagrab ko na lang dito yung ano, distilled water kasi mahirap magbuhat tapos may tulak-tulak pa kami stroller. Eh, isa lang ang lalaki namin dito. Kung kasabihin naman nila, punta kayo ng Singapore tapos nagrab kayo. Init pa mga set marso. Halaman si Juice. Sakto nga din yung upuan dito, apat. Tapos yung donut na car seat ni baby na stroller din. Pwede din lang gamitin as high chair. Tulit na yun, oh. Unang ano palang Pilipuan. Sulit na. Sulit. Tapos, free love ko na lang pagkakas ka ng gamit.
noodles and roasted pork. Sila roasted pork and dry Ate Ana chicken and noodles. Tapos veggies kay Jelloy, combination yung binili niya. Siguro ang nami-miss ko dito yung sa mga hawker talaga. Ito kasi ano naman to eh, parang sa Grab na to, fast food na siya na Grab. Pero hindi ko sure ah, kasi kung may lakas ako na loob, kung maraming tao sa hawker, parang hindi na lang muna kahit hindi siya nito na lang siguro. Pag siguro konti yung tao pwede, lalo na kung kasama si X. Yung hindi mo gulay yung ayan, katulad ngayon, nakatulog na si X. So kami, nangyari kasi pagka galing si X, matatapos mo na isang kumain, tapos yung isa naman susunod na kumain. Yung Duna, in all fair, ayun siya, pwede namin gamitin as high chair na itatabin. Parang nakastop lang siya. Ito yung naka-break, so pwede na rin kumain si ate. Basta chill at naka-lock si baby. At yun na nga, nakatulog kami. So okay din yun kasi at least nakapagpahinga-pahinga. Pero ngayon, lalakad lang kami sa neighborhood. Naglalaro sila ni daddy. Pero maayun, dito naman sa labas, maliwanag pa. Ready na ang sasakyan ni X at saka yung kanyang aler. Play kayo ni daddy. Maghanap tayo anak ng ibang grocery. Ang labit na. Hanap tayo ng grocery. Marunong na tumanguhan ng camera. First labas namin. Yay! Lapit lang ng train station sa amin. Robigot yung station. Wait lang namin na mag-go. Jelo hindi nadadala sa mga ibon eh. Yan yung huli niya encounter. So yun, yarn? Uy! Nalalaman. Oh, ate, yan. Yan dahil. Ayan! Tuwan-tuwa ang mga kasama. Pero... mali pala yung inanunhan namin, Marina Bay. Although, pwede din kasi Marina Bay Station doon. Doon pala Bayfront para mas maikli yung lakad. Pero kaya lang kasi pasyal-pasyal din naman kami. Just a protective dad. Nakakami. Sabi ni Rizal, kukunan daw niya ako sa vlog. Kadalasan kasi ako kung may hawak ng camera. Nakakatawa to mga kasama ko. Dali Jelly, iuwi daw ni Ate Ana yung ano. Yung isa, mamawis-mawis pa lang. Hindi na pa rin eh. Si Hazel naman, yung tumakbo sa gilid niya. Mabango pa rin daw kayo. Mawis. Nilalayo ko ni Jelly dito sa shop. So, gumilid muna daw kami doon. Sino yung mga mall nila ko? Ang lalaki. So, ito yung mga bata. Nagda-dine out sa labas. Para beb, ano, naiibig ako sa mga exhibition. Bibigyan ka naman sa anak mo tulog mo. Para gusto ko manood ng mga exhibition, gano'n. Sabi, no? Nahanap kami na kakainan dito sa loob ng shops. Hindi namin na-turn agad kasi syempre kinuha ni Jelloy. Tapos ako yung bumili ng drinks. Sina X ay nandun sa kabilang side. Ayan, dyan siya sa may ganyan para hindi sa gaanong ano, exposed. Hindi na mo. Pwede ko kapasin yun, di ba? Daddy's boy. Nagpapapansin kay daddy. Tahimik naman yung kanina. Hindi pa siya tapos eh. Exo! Iba siya nakatingin. Ang dami niya nakikita. Hala! Ang dami niya nakikita. Okay.
pupunta namin. Pwede na nga palang magtanggal ng mask dito starting April 1 pag outdoor. Outdoors. Ayan si X. Ang saya-saya niya. Hindi talaga siya umiiyak kasi siguro ang dami niya nakikita. Pero so far, para sa first trip, okay na okay yung reaction ni X. Grab na kami pa uwi. Bibi. Kaya nga eh. Tapos yung car seat na sa likod. Wow! Mumispundo ma pa? Napagod dyan? So, nandito na kami sa Airbnb and AN ko na tong vlog guys ha. Pasensya na kung may mga part na hindi ko nagaanong na detail like yung mga pag-check-in sa airport, yung mga kung kailang kinukay requirements kasi ang hirap na may dalang bata. Pero lahat naman ng requirements, sinabi ko doon sa previous vlog. So, sa mga curious kung ano yung requirements na sa previous vlog. Ang inunote ko lang, yung insurance, sabi kasi hindi na kailangan starting April 1. Pero tinanong kami sa airport kung may insurance kami. So, medyo magulo dun sa part na yun. Buti na lang kumuha talaga kami ng insurance because nakabili kami the time na sabi eh kailangan pa. But yun nga nakikita mo sa labas wala nang mask yung iba, but better if mag-aano kayo para ma-secure kahit sa outdoors mag-mask na lang din kayo. Ang dami nagme-message sa akin na gusto ko na din mag-travel ate, ganyan kasi may anak din ako. Sana makapag-travel na din yung iba soon, but then take note, syempre given yung pandemic, may mga dapat pa rin tayong i-observe na minimum safety health protocols. Transfer ko na tong mga files. Maraming salamat sa panonood and see you sa mga susunod na vlogs natin dito sa Singapore. Marami pa tayong gagawin.